Magandang umaga po sa bawat isa. Ang serye na ating pinag-uusapan sa kasalukuyan ay pinamagatan kong How do I know that I am chosen by God? How do I know that I am chosen by God? At sa ngayon ay nasa part 3 na po tayo. At ang tema natin ay Some Signs in False Converts. Some Signs in False Converts. Sa nakaraan ay nagbigay ako ng 4 na punto tungkol sa bagay na ito at nais kong saglit na balikan para mapaalalahanan po tayo. Number 1, lacks consistent appetite of the truth. Lacks consistent appetite of the truth. Marahil siya ay nagbabasa ng Biblia at kung ano-ano rin ang ginagawa sa banal na kasulatan, pero ito ay hindi tungkol sa pag-aayos ng kanyang buhay. Tandaan niyo ang katotohanan niya. Malamang ay nagbabasa rin siya o gumagamit din siya ng Biblia, pero hindi ito para sa pag-aayos ng kanyang buhay, lalo na sa pagpapakabanal o sa paghahangad na maging katulad ng Panginoon. Marami ay nagbabasa ng Biblia sa pagnanais na mapatatag ang kanilang paniniwala. At kahit nakakakita sila ng mga bagay na higit na mahalaga para sa kanilang buhay, ay hindi nila ito pinapansin o kaya hindi nila napapansin. Hangad nila na magkaroon sila ng pandepensa sa kanilang paniniwala. Ang pag-aaral sa mga tunay na na-born again ay tuloy-tuloy po yan hanggang sa dumating ang Panginoon. Yun nga, dahil hindi po ito tungkol sa mga kaalaman lamang, kundi para salaminin natin ang ating mga buhay at makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo nang sa gayon ay magkaroon tayo ng hakbang para maging katulad niya. Naniniwala ako na ang mga tunay na na-born again ay hindi nauumay sa katotohanan. Nagpapatuloy sila na inaalam ang kalooban ng Diyos. At tandaan natin ang katotohanan ito na may mga patuloy ding nag-aaral sa banal na kasulatan. Matagal na na panahon na ginagawa nila ito. Subalit katulad dito ng sinasabi ko na marahil ay para ipandepensa sa kanilang paniniwala o kaya ay ito yung kanilang kabuhayan na kailangan ay mapaniwala nila ang kanilang mga tinuturuan na sila talaga ay totoo. Ginagawa po yan ng mga iba't ibang relihiyon at ang tinutukoy ko rito ay mga nagsasabing born again. Ang pangalawa natin ay practicing religiosity. Practicing religiosity. Walang hangad ang taong ito kundi magpakitang gilas o i-impress ang mga tao sa kanyang kapaligiran na siya ay totoo. At kalimitan ay bagsak naman siya sa kanyang sikretong buhay. Pakatandaan niyo po yung sinabi kong yan. Kung ikaw ay hindi nagtatagumpay sa kasalanan sa iyong sikretong buhay at nagpapatuloy na ang hangad mo lamang ay ma-impress ang mga tao at mapaniwala sila na ikaw nga ay Kristiyano, nanganganib ka sa iyong ginagawa. Ang pangatlo ay relying on emotion. Relying on emotion. Sinabi ko na ang mga ganyang mga false converts ay lagi nilang hinahanap ang mag-stimulate sa kanilang emosyon. At yan ay paulit-ulit nilang hinahanap, ginagawa. Kapag ka hindi maganda ang sitwasyon ng kanilang mga buhay ay nadidepress sila. Hindi nila alam na may mga layunin ng Diyos sa mga adversities, sa mga problema, at kung ano-ano pa na hindi maganda na magaganap sa ating buhay. Hindi nila nauunawaan ito. At yan ay kalaban ng kanilang kagustuhan, kaya sila po ay nadidepress. Ganyan ka ba na kapag ka negatibo na ang nangyayari sa iyong buhay, ay hindi mo matanggap at minsan ay sinisisi mo ang Diyos sa kaganapan sa buhay mo. Ang ganyang mga tao na masyadong nakadepende sa emosyon, ay sila yung mga biktima ng mga bulaang mga ngaral. Madali silang mabiktima ng mga bulaang mga ngaral. Ang pang-apat ay emerging selfish desires. Emerging selfish desires. Sila ay mga nagpasimula ng para sa ministry. Pero kung hindi sila convert,
ay unang-una hindi nga ito lalago sa kanyang kaalaman sa banal na kasulatan, yung tamang kaalaman po. At pagkatapos ay kalaunan ay lalabas ang kanilang mga ginagawa ay para matugunan ang kanilang mga hangarin. Nakikinabang sila sa ministeryo. At hindi lamang yan sa pera, kundi maging sa kanilang mga proteksyon katulad ng ginagawa ng mga ibang relihiyon. At ako'y naniniwala na kahit mga tagapagturo, mga pastor, sabihin na natin, ay makikitaan natin ng ganito. Meron po akong mga kilalang pastor na dahil sa lumabas na yung katotohanan sa kanila, lantad na, ay talagang kahit mali na ang kanilang mga ginagawa, ma-acquire lamang nila, makuha lamang nila yung kanilang hangarin kahit maling paraan. Mag-ingat kayo sa mga ganyang tagapagturo sapagkat malamang yan ay false converts. Marami na akong nakikita, mga kapatid. At ang basihan ko ay hindi yung aking sarili o kaya ay meron akong against sa kanila. Nakikita ko ito dahil naisasalamin ko na isa sa mga hangarin ng mga false converts ay magkaroon ng katugunan ang kanilang mga kagustuhan. At nagagawa nga nila o nagagamit nila ang kanilang mga posisyon para makuha ang mga bagay na nais nila at yan ay kahit sa pamamagitan ng maling paraan. Kaya meron ba kayong kilalang mga pastor, mga manggagawa na nakuha ang ari-arian dahil o kahit sa hindi tamang paraan? Pag-isipan niyo yung sinabi kong yan. Ikalat niyo ang inyong mga kaisipan. Alalahanin niyo yung mga tagapagturo na akala nyo ay totoo, pero kahit mali pala ay ginagamit nila. Isa pa sa mga bagay na ganito ay dahil inaakala nga nila na ang pagpapala ay katulad sa Israel. At maalala ko nga yung isang manggagawa na sinabi niya, I will bring heaven to my family. Alam niyo ang ibig niya sabihin? Ang ibig niya sabihin sa pamamagitan ng mga material na biyaya ay mapasaganan niya ang kanyang pamilya and that is heaven for him. Ang taong yan, dahil hindi siya totoong born again, ay makikita niyo kung paano siya nadaya at ngayon ay nandadaya rin. Pero hindi niya alam yon. Hindi niya matatanggap yon. Hindi niya tatanggapin yon. Pero yan ang isang katotohanan. Kaya mag-isip kayo. Ngayon ay maalala ko yung aking kaibigang misyonary noon, na minsan ay nais niya na tumulong sa mga pastor at siya ay namigay ng mga kambing para sa ganon ay maparami ang mga kambing na ito at ang tanging pakiusap niya sa mga pastor ay gamitin din ito para mapagpala ang mga ibang pastor. Dahil matagal ko pong kilala ang misyonaring ito, patuloy niya akong inaalok. Sabi niya, Art, kumuha ka rin. Sabi ko sa kanya, no, sapagkat malamang ay maging dahilan lang yan para magkaroon ako ng kaaway, baka nakawin yan, sabi ko magkaproblema lang ako. So hindi po ako kumuha ng mga kambing na kanyang inaalok. Ang ginawa niya po nung siya'y umalis ay itinagubili niya sa akin. Ipinagpatuloy ko yung kanyang mga ginagawang mentoring noon at kailangan ko rin bisitahin at dalawin yung mga binigyan niya ng mga kambing. Usually po ay tatlo ang binibigay niya o dalawa. Nang sa gayon ay makapagparami. At doon ay nakita ko na marami sa mga ito ay hindi ginawa ang kanilang usapan, yung kanilang kasunduan. Sa halip, kalaunan ay pinakinabangan nila ito at minsan ay kinakatay na lamang para kainin. Sana po ay hindi nga pinulutan. Alam niyo ba ang ibig ko sabihin? Diyan ay makikita natin na marami kapag ka material na bagay ay sinusunggaban dahil inaakala nila na yan ay mga pagpapala. Pero katulad ng sinasabi ko, ang tunay na pagpapala sa New Covenant ay hindi mga material na bagay, bagkus ay kinakasangkapan nga minsan ito ng Diablo para ang isang mangangaral ay dayain at ilayo sa katotohanan. Naniniwala ako na sa aking ginagawa ay para akong nagpapaliwanag ng ilawan dito.
At nais kong sabihin sa inyo, ito ay hindi para maghanap ng kaaway. Ito po ay para gisingin ang mga kapatiran o mga nagsasabing mga kapatiran, lalo na sa mga nagsasabing born again, sapagkat nakaka-epekto po yan sa mga totoong Kristiyano, sa mga totoong born again. At maraming mga church leaders ang ma-expose dito. Yung mga inaakala natin talagang lingkod ng Diyos, ginagamit ng Diyos, minsan kasi ay nadadaya tayo sa panlabas na anyo, sa mga aktibidad, at pagkatapos ay doon sa mga material na blessing daw na nasa kanila. Yun ang mga sukatan natin na sila ay mga tinawag ng Diyos. Kalimitan ay maling-mali. Ang mga false converts, they are the people who profess to be born again. But they are false converts because they claim to be born again, pero hindi naman talaga sila born again. At ipinapakita ko rito ang mga palatandaan at mga mapagkakakilanlan kung sila ay na-born again o false converts. Inuuna ko lang itong mga tungkol sa false converts sapagkat napakarami nito at nais kong makita nyo na sila. Ang mga false converts na ito ay nasa iglesia. Alam kong kapag sinasabi ko yan ay mabigat ang damdamin ng marami, pero alam niyo ba na ang mga unang tinawag na antikristo sa aklat ng 1 John, 2 John ay mga nasa iglesia. At kung loloobin ng Panginoon ay tatalakayin ko yan sa inyo para makita nyo na ang panganib ay nadudoon sa mga nagsasabing mga Kristiyano, mga born again o kaya ay nasa churches. Ulitin ko po yan. Ang mga banta, panganib at mga problema at mga nakakapandaya ay dahil sila ay mga nagsasabing born again at nadudoon sila sa mga gawain o kaya ay tinatawag na iglesia. Isa sa mga talinghaga na ginamit ng Panginoon ay ang talinghaga tungkol sa tares, dawag. At kung titignan nyo yan, ang mga dawag ay parang mga trigo. Maalala ko nung araw, dahil nasubukan kong magpastol ng kalabaw, meron pong mga tinatawag na parang palay. Yun po sa Tagalog, pero hindi naman talaga palay. Na ihahalo yan sa mga palay, at minsan ay hindi mo pwedeng putulin o kaya ay kunin dahil halos kamukhang kamukha ng palay. Ganyan din ang dawag dahil ang ginagamit ng Panginoon na talinghaga ay yung mga nagaganap sa Israel. Katulad ng sabi ko kanina, ang mga false converts ay hindi papayag na hindi sila born again. Hindi nila alam na sila ay nadaya at kinakasangkapan ng kaaway. Napakabigat po nito. Sila ay kinakasangkapan ng kaaway. Kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia nyo, lalo na sa mga sinulat ng mga apostol, hindi po ninyo halos matanggap itong mga sinasabi ko. O kaya, kung kayo ay Kristiyanong choosy, na puro magagandang hinahanap nyo sa Biblia, na aangkinin ninyo, kayo ay nadaya. O kaya, baka isa kayo sa mga false converts. Tandaan ninyo itong aking mga sinasabi. Sinasabi ko ito dahil nais ko kayong gisingin sa mga katotohanan ganito. Ito ay pag-ibig sa inyo dahil kung hindi kayo gigisingin, malamang kayo ay magigising sa lawa ng naglalagablab na asupre. Pero kahit marinig nyo ito, kung kayo ay nagagalit, dahil na-expose kayo, naliliwanagan kayo, wala na po akong magagawa doon. Tandaan ninyo ang katotohanan na lahat ng ito ay nangyari sa Panginoon at sa mga alagaan at sa mga naunang lingkod ng Diyos na sila ay kinamuhian dahil sa kanilang pangangaral. Yan nga lamang ay nakita natin doon sa ating pundasyon na ang talagang layunin ng Panginoong Jesucristo na sa kanyang pagparito, sa kanyang pagkakatawang tao ay para tubusin tayo sa kasalanan. At pagkatapos noon ay tayo ay iligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. So talagang ang hangad na pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo o ang hangarin ng Diyos na tayo maging katulad ng Panginoon, ang problema natin ay ang kasalanan dahil sa ating nahulog na kalikasan. At yan ay hanggang sa darating ang Panginoon. Pero
Masusunusin na lamang ito sa pamamagitan hindi lamang ng kamatayan ng Panginoon at ang pagkilala sa mabuting balita at sa tulong ng Banal na Espiritu, kundi ang paghahangad din natin na makalaya sa kasalanan. Tandaan natin yan na kapag ayaw nating lumaya sa ating mga kulungan, sa ating mga pagkakasala, ay hindi po tayo pupuwersahin ng Diyos. Ibibigay niya ang ating mga kagustuhan. Kaya nga itong mga false converts na ito, they are hard to detect, they are so numerous, and they are scarcely being exposed. Kasi pag nag-expose sila ng katulad ng ginagawa ko, baka pati sila ay ma-expose. Iyan ang katotohanan dito. Kaya itong aking ginagawa, mga kapatid, tandaan ninyo, ito ay dahil sa totoong pag-ibig. Kung ang hangad ko lamang ay kapurihan ng mula sa tao o kaya ay kikita at magkaroon ng maraming miyembro at lalaki ang offering, hindi ako mag-e-expose ng mga ganito. Pero dahil nais ko ay magkaroon ng kaliwanagan sa kaisipan ng mga nagsasabing born again, ay ginagawa ko ang bagay na ito. Ang totoo, akala ko nung araw, karamihan sa mga katulad ng aking binabanggit ay mga backslider. Pero ang totoo, mga kapatid, kapag ka ang isang tao ay na-born again pala, ay talagang mahirapan yan na basta-basta na backslide o ma-backslide. Pag binasa ninyo ang Hebrews chapter 6 verse 4 to 6, talagang mahirap ma-backslide ang tunay na born again. Hindi siya basta-basta na di-depress sa mga problema dahil alam niya at tinanggap niya na ang mga ito ay kinakasangkapan ng Diyos sa kanyang buhay, hindi para pabagsakin siya, kundi hubugin siya sa wangis ng Panginoong Hesukristo. At alam din niya na ang mga material na bagay sa mundong ito ay hindi talaga ito ang mga tunay na pagpapala na pangako ng Diyos sa ating ngayong mga nasak New Covenant. At isang bagay pa ay alam niya na iingatan siya ng Diyos sapagkat totoong mahal siya ng Diyos, pero kailangan din niyang patunayan na mahal niya ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang pagiging masunurin. Pakinggan ninyo ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, 2 Thessalonians 3:3. 2 Thessalonians 3:3. But the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. Yan ang sinasabi ni Pablo sa mga totoong born again. Kaya yung mga false converts na hindi alam yan, sabi ko nga, kapag ka nagka-problema yan, ay mapapatunayan mo talaga na yan ay manlalamig. Tingnan po ninyo yung naganap sa panahon nitong pandemic. Nakita nyo kung gaano karaming mga Kristiyano ang nanlamig, nawala sa gawain. Yung mga iba hindi na nakabalik. Meron mga bumabalik. Ang nakakalungkot na nakikita ko, bumalik sila sa dati, hindi talaga naghanap ng totohanan sa Panginoon. Yun pa rin ngayon ang mga pinaggagawa nila. Pinagkakakitaan pa rin ang mga gawain. Depressed na nga yung mga tao, sila pa rin yung mga tagapangaral. Ang tinutukoy ko ay patuloy na nagtatamasa, kinakasangkapan ng banal na kasulatan, silang nakikinabang. At yan ay mga palatandaan ng false converts. False converts! Hindi dahil sa sila ay pastor, hindi na sila false converts. Sa mga susunod ay patutunayan ko sa inyo na may mga tagapagturo na nadaya na hindi nila alam na sila ay nadaya, pero sila ay kumpiyansa na nagtuturo sa kanilang mga tagasunod. Ulitin ko po, ginagawa ko ang mga bagay na ito alang-alang sa mga Kristiyano na naway sila'y gumising sa kanilang kalalagayan. Hindi po ako naghahanap ng away na kung inaakala ninyo, hindi po, anihin ko ang away. Bawal yan sa Panginoon, bawal yan sa mga lingkod ng Diyos ang pakikipag-away. Pero pwede naman tayong makipagdebate kung yun ang hahanapin niyo sa akin. Ito ay pag-ibig ko sa mga tagapakinig. Ito ay pag-ibig ko sa mga tagapakinig na nais mag-ayos ng kanilang buhay at magmana ng buhay na walang hanggan. So, nandyan po yung aking naunang ipinahayag sa inyo. At ngayon ay dadagdagan po natin, ipagpapatuloy natin
Itong tinatawag kong some signs of false converts. Some signs of false converts. Ano pa ang palatandaan sa mga false converts? Ano pa? At ang nakikita ko ay ang pagkakasala para sa kanila ay casual lang. Didepensahan pa nila ito sa mga talata ng Biblia na minsan ay mali ang pagkagamit. Anong talata yon? Yung nandoon sa 1 John 1:7 to 9. 1 John 1:7 to 9 na sinasabi na okay lang ang magkasala at nandiyan naman ang pagpapatawad ng Diyos. Mga kapatid, mamaya ay explain ko po ito. Pero ang tinutukoy ko na mga false converts, ang unang-una diyan ay wala silang tagumpay sa kasalanan. At diyan nga nila dinidepensahan na dahil sila naman ay sa katawang lupa pa at talagang magkakasala pa rin sila. Ganito po, iba po ang nagkakasala sa nagpapatuloy sa kasalanan. Lagi kong tinatanong ang mga Kristiyano, kayo ba ay makasalanan? Sino rito ang makasalanan? At marami ang nagtataas ng kamay. Sasabihin ko sa kanila, tanungin niyo ako, Pastor, ikaw ba'y makasalanan? At kapag katinanong ako, ang sagot ko ay ganito, ako ay dating makasalanan, pero nung ako'y sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ako ay tinubos sa lahat ng aking mga kasalanan at ipinagkaloob sa akin ang kanyang banal na espiritu. Ako ay nagkakasala pa, pero hindi ako lumulublob sa kasalanan. Hindi ako nagpapatuloy sa kasalanan. Sinasabi ko pa, iba ang baboy sa pusa. Ang baboy, paliguan mo man at paliguan at babalik yan sa lubluban. Samantala ang pusa, hindi pa nadudumihan, nililinis na ang kanyang sarili. Yan ay paglalarawan sa dalawang uri ng mga nagsasabing born again. Yung isa baboy, nagpapatuloy at hindi umaalis sa kasalanan, walang tagumpay sa kasalanan. Pero yung isa, katulad ng pusa, siya ay hindi pa nagkakasala, nandidiri siya sa kasalanan. Yan po ang ibig kong sabihin dyan. Isa pa sa mga sinasabi ko at ipinapakita ko sa mga Kristiyano na nagsasabing born again ay ganito. Gusto mo bang magkasala? At ang sagot dyan ay siyempre hindi. At ang pangalawa ay magkakasala ka pa ba? At ang sagot dyan ay oo. So yan ay dalawang katanungan na magkaiba. Ngayon, kung gusto mong magkasala, ay talagang hindi ka makakaahon sa kasalanan o kaya ay ipinagtatanggol mo ang iyong pagkakasala. Pero yung nagkakasala ka, nadudupilas ka, ay dahil na rin sa kahinaan ng ating kalalagayan sa pagiging tao. Ang mga false converts ay makikita nyo na kapag ka sila ay nakakapagtago ng kasalanan, nagagawa nila ng paraan na hindi malantad ang kasalanan, wala silang problema. Yan ang totoo sa mga false converts. Yan ay magandang salaminan ng ating buhay. Ikaw ba ay walang problema sa kasalanan hanggat ito ay naitatago mo? False converts ka. Isa pa mga kapatid, ang false converts ay ipinagkikibit balikat lang ang kasalanan. Now, tingnan niyo itong sinasabi ng Romans 6:14. Romans 6:14. For sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Maraming ibig sabihin yan. Ang unang ibig sabihin niyan ay tungkol sa mga Kristiyano na ang ginagamit nila ay mga kautusan ni Moises. They are under the law na nangangahulugan, they do not have the power of the Holy Spirit or the Holy Spirit Himself. Because when you are under grace, that means you have the Spirit of God. Isa yan sa mahalagang maunawaan natin tungkol sa tunay na na-born again. Nagtataglay sila ng Espiritu ng Diyos at hindi nila pwedeng sabihin na okay lang na nananatili sila sa kasalanan o patuloy sila sa pagkakasala. Talagang tatanungin ko sila, anong ginagawa ng banal na Espiritu sa iyo kung wala ka palang kapangyarihan na sundin ang Diyos?
Pag binasa nyo ang Juan 14:15 hanggang 17 ay makikita nyo nung ipangako ito ng Panginoon na kaya ibibigay ang banal na espiritu ay para matuto tayong maging masunurin sa mga batas ni Kristo. Pero kung ikaw ay under the law, alipin ka ng kasalanan kasi wala kang espiritu ng Diyos. At yan natin makikita ang halaga ng banal na espiritu sa mga mananampalataya. Meron din naman yung mga nagtuturo ng erroneous grace o false grace. Nasasabihin nila, inako na ng Panginoon ang lahat ng aking kasalanan. Alam nyo, ang mga ganyan, mandaraya yan. Gusto nila, ipataw pa nila ang kanilang mga ginagawa at gagawin pang kasalanan sa Panginoon. Malinaw ang sabi ng Hebreo na kapag ka ang isang tao'y nagpapatuloy sa kasalanan, wala nang haing mayahain para sa kanyang mga kasalanan kung sinasadya niya ito. Pero kapag ka ang natutunan mo ay false grace, unang-una, sasabihin ko sa iyo, yung tagapagturo mo, yon ay false convert. Hindi yun talagang galing sa Diyos. Dahil mali ang gamit niya sa biyaya ng Diyos. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang sa pagpapatawad ng Diyos na katulad ng binabanggit sa Efeso 2:8-9. Yan ay para kapangyarihan, para sundin ng Diyos, matuklasan ang mga bagay tungkol sa Diyos at papagtagumpayan ang kasalanan at mga tukso sa buhay natin. That is the grace of God. Tungkol pa rito sa ating sin is casual, pakinggan niyo ang sabi ng 1 John 3:8-10. 1 John 3:8-10. The one who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Anong ibig sabihin niyan? The devil's work is causing people to sin. The devil's work is causing people to sin. And Christ came to destroy the devil's work. Verse 9. No one who is born of God will continue to sin because God's seed remain in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Mga tunay na born again yan. Sabi niya, hindi pwedeng nagpapatuloy sa kasalanan ng mga tunay na convert. Eh sino yung mga nagsasabing Kristiyano na nagpapatuloy sa kasalanan at hindi nagtatagumpay sa kasalanan at walang pangarap na magtagumpay sa kasalanan? Kanino sila? Yun ang tanong ko. Verse 10. This is how we know who the children of God are and who the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not God's child. Nor anyone who does not love their brothers and sisters. Now, meron pang sinasabi na hindi gumagawa ng tama. Ibig sabihin ay natutunan niya yung tama because that is the work of the Holy Spirit to teach us everything that is true bilang buhay ng isang mananampalataya. Yan ang ibig sabihin niyan. So, makikita natin na sinasabi ni Juan na meron talagang katagumpayan sila sa kasalanan. Hindi ito casual sa kanila, hindi ito pinagtatakpan sa kanila. Ngayon po, isa pa na mahalagang bagay tungkol dito sa pagkakasala. Tingnan niyo ito, mga kapatid, dahil nakikita ko ito. Maraming mga false converts, kapag sila ay nai-expose sa kanilang ginawang kasalanan, magrarason. At ang rason nila ay kasinungalingan. Kasinungalingan. Pag yan ay na-expose na at natuklasan na ang kasalanan, dapat umamin na. Huwag ka nang magdalawang salita pa. Huwag ka nang paikot-ikot pa ng salita. Aminin mo na, ginawa ko yan. Alam niyo yan ang ginawa ni David. Nung siya ay nagkasala, tuwiran niyang inamin. Hindi siya nagpaligoy-ligoy. Hindi siya nagturo ng iba para magkasala. Nakatulad ni Adan. Si David ay tuwiran niyang inamin yung kanyang ginawa laban kay Bathsheba at sa kanyang asawang si Urias. Ngayon po, ang punto ko dyan, kung ikaw ay tunay na na-born again at ikaw ay natuklasang gumawa ng kabalbalan, diretsahin mo ng aminin. Ito ang paniniwala ko.
Kapag ang isang tunay na Kristiyano ay born again, gagawa ang Diyos ng paraan kung siya ay nagkasala na i-expose ito. At ang mga tunay na na-born again ay hindi sila na-embarrass na sila ay ikompronta sa kanilang ginawang kasalanan. Pero pag yan ay false converts, babalik ang kanyan. Baboy yan eh. Aso yan. Yan ang sinasabi. Huwag niyo ibigay ang perla sa baboy o kaya ang bagay na banal sa aso sapagkat babalingan nila kayo. Ngayon, bakit ko sinasabi to? Ako marami na akong karanasan sa ganyan. Kapag ka sila ay kinokompronta sa kanilang kasalanan, kalaunan, babalikan pa ako. Minsan ay gusto ko na rin manahimik lang eh. Kaya lang, trabaho natin ito bilang totoong naghahayag ng katotohanan, mga kapatid. Pero kayo, ako'y naniniwala, marami kayong alam na ganito. Ang mga tunay na convert, talagang namimighati sila sa kasalanan. Pag natuklasan, magpapakumbaba na yan. Yuyuko na yan. Wala nang pagyayabang sa kanya. Wala nang pagdidepensa sa kanya. Nagkasala ako. Ganyan sila umamin. At ako'y naniniwala na kapag ang isang tao ay talagang aamin sa kanyang pagkakasala, ang Diyos ay mapagpatawad. Pero kung didepensahan mo pa, paikot-ikutin mo pa para gusto mo pang itago ang kasalanan, nako, yari ka sa Diyos. Galit ang Panginoon dyan sapagkat ganyan ang ginawa ni Satanas. Matagal niyang itinago ang kanyang pagkakasala hanggang sa matuklasan ito ng Diyos. Kaya kung ikaw ay tunay na convert, nako, kung nagkakasala at narinig mo ito, magsisi ka na at lumapit ka sa Diyos sapagkat ang pagpapatawad ng Diyos sa mga totoong umaamin ay malawak. Ganyan ang ginawa niya sa prodigal son at doon sa lalaki na nakabayubay sa krus na kasama niya, ang Diyos ay mapagpatawad. Punta tayo sa ating pang-anin at ito, hates truthful preachers and messages. Hates truthful preachers and messages. So dalawa po ang kanyang kamumuhian dahil sa katotohanan. Ang mga ipinapangaral at ang mga ngaral. Kalimitang ipinapangaral ng mga ngaral na ito ay tungkol sa pagiging masunurin at pagpapakabanal. Basahin ko po sa inyo ang sinabi ng 2 Timothy chapter 4 verses 2 to 4. 2 Timothy chapter 4 verses 2 to 4. Preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. For the time will come when people will not put up sound doctrine instead to suit their own desires. They will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their eyes away from the truth and turn aside to myths. Ito po ay ipinapayo ni Apostol Pablo kay Timoteo. At pinaalalahanan siya sa kanyang mga gagawin bilang batang mga ngaral. Tignan niyo po ang ilang sa mga ipinapagawa ni Pablo sa kanya. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Makikita po natin dito yung dalawang balanse kapag ka ikaw ay nagdi-disciple. Nagkukorek ka, nagre-rebuke ka, ini-encourage mo rin sila at pinagtiyatsagan sila kasama ang maingat na pagtuturo. At pagkatapos ay binalaan siya sa mga darating na panahon sa mga kagawian ng tao. For the time will come when people will not put up with sound doctrine, instead to suit their own evil desires. They will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. Ang tanong ko po dito ay, magaganap kaya ito? At sa tingin ko, ay talagang sa panahon ni Apostol Pablo, alam niya na darating ang mga ganito. So maaga pa ay binabalaan na ni Apostol Pablo si Timoteo tungkol sa magiging kagawian ng mga tao. Ang tanong ko ay, ito ba ay nasa ating kapanahunan? Ang ibig ko sabihin ay ang mga ganitong tao na hindi talaga nakikinig sa tinatawag na sound doctrine. Ano ang sound doctrine?
Ito ay mga bagay na hindi nag-i-steer sa emosyon ng tao. Mga katotohanan nito, ang halimbawa nito ay ang mga batas ni Kristo. Yan ay mga solido kapag ka tama ang pagtuturo, sapagkat kapag ka ang magtuturo niyan ay may kaduwagan sa katotohanan at sa mga tao, palalabnawin niya yan. Nakakita na ako ng mga ganon. Kaya nga sabi ko, kung kayo ay bibigyan ko ng libro o kaya ay gagamitin niyo ang aking libro, sana po ay panuorin niyo rin yung mga video at huwag na huwag ninyong labnawan, kasi kung ang goal natin ay Christ-likeness, talagang sasagasaan nito lahat ng mga bagay na hindi tama sa ating buhay. At yan nga yung sinasabi ni Pablo kay Timoteo, correct, rebuke, and encourage them also with great patience and careful instruction. Ako ay naniniwala na malala na ang mga ganito sa ating kapanahunan. Mga tao na hindi nakikinig ng tamang aral. Kaya naman kung titingnan ninyo ang ating kapanahunan, ang mga iglesia talaga na dumadami ay yung iglesia na pang Sunday lang ang mga tao, hindi sila gaano nakakapakinig ng katotohanan, hindi sila nare-rebuke sa kanilang mga kasalanan at hindi sila naitutuwid sa kanilang hindi tamang pinaggagawa. Nakakapagtago sila doon sa malalaking gawain at hindi sila sinasaling ng kanilang mga leader. Mga kapatid, ganyan ang ating kapanahunan. Yan talaga ang gustong-gusto ng tao. Kaya kung gusto nyo magparami ng miyembro, ganito ang gawin nyo. Alisin ninyo yung mga mabibigat na pananalita. Puro kayo masarap sa pandinig ng tao. Marami tayong nakikita ang ganito mga preacher. At yan ay alam naman natin na dahil ito ay hinula na sa banal na kasulatan. Then sabi niya, they will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Ano yung myths? Yan po yung mga katang-isip, yung mga kwento-kwento lang na nakakaaliw sa pandinig ng mga tao. Ganyan ang gustong-gusto ng mga tao sa ating kapanahunan. Kaya yung mga mangangaral talaga ng pagsunod, kabanalan at matuwid na pamumuhay, kamumuhian talaga sila sa mundong ito. Ganito rin ang sabi ng John chapter 15. Basahin ko ang verse 18 at 19. John 15, 18 and 19. If the world hates you, keep in mind that it hated me first. If you belong to the world, it would love you as its own. As it is, you do not belong to the world, but I have chosen you out of the world. That is why the world hates you. Diyan ay makikita natin na sa Panginoon pa lamang ay kinamuhian na siya ng mga tao. Unang-una ay sa mga Hudyo na mga pinili ng Diyos. Hindi lamang nila inaangkin na pinili sila ng Diyos. Talagang totoo namang pinili sila ng Diyos. Pero kung titingnan ninyo, ay makikita natin na ganito talaga ang tao. Pagdating sa kabanalan, tatakbo talaga sila diyan. Sa halip ng mga tatakbuhan ay mga mandarayang mga ngaral. Hindi, doon sila tatakbo, doon sila pupunta at iiwanan yung mga mangangaral ng katotohanan. Kapag kayaan ay nangaral ng tungkol sa pagsunod at kabanalan, ay talagang mangangaunti ang iyong membro, lalo na kung hindi talaga sila na born again. Mga false converts sila, iiwanan kanyan. Tatalon po ako sa verse 21. Sabi niya rito, they will treat you this way because of my name. They do not know the one who sent me. If I had not come and spoken to them, they would not have been guilty of sin. But now, they have no excuse for their sin. Tingnan niyo ang sinasabi ng Panginoon na dahil sa kanyang pangangaral, nagigilty ang kanyang mga tagapakinig. At yun ang dahilan kaya naman siya ay iniiwanan ng mga tao maging ng kanyang mga alagad dahil sa bigat ng kanyang pananalita. Kung ang Panginoon ay ganito sa kanyang kapanahunan, ano ang ine-expect mo? Ngayon, kung magbabago ka ng mensahe at ng susundan, ang ibig ko sabihin ay hindi na ang Panginoon, aba, mamahalin ka talaga
ng mga kambing. Mamahalin ka ng mga taong hindi nagmamahal sa katotohanan. Pero kung ikaw ay tagasunod ng Panginoon, may expose ang kasalanan ng mga tao, maging handa ka. Alam niyo, ang lagi kong iniisip sa bagay na ito ay mas gugustuhin ko pa na umalis ang mga tao na ayaw makinig ng katotohanan kaysa ako ang iwanan ng Panginoon. Sana magkaroon tayo ng ganyang puso sapagkat tayo ay tinawag ng Diyos, hindi ng mga taong ito. Inilagay tayo ng Diyos at hindi ng mga taong ito. Kaya lang marami ngayon ay talagang mga tao ang nagko-control sa kanilang mga tagapangaral at kung ano ang nagugustuhan naman ng mga tao ay yun ang kanilang mga ipinapangaral. Ang problema lang dyan ay talagang ang kabayaran niyan ay mga pera ng mga taong ito. Inulit pa ng Panginoon sa verse 24, "If I had not done among them the works no one else did, they would not be guilty of sin. As it is, they have sinned and yet they have hated both me and my Father." Ang tanong ko ay, higit ba tayong dakila kaysa sa Panginoon? Higit ba tayong magaling? Kung siya nga, may mga himala pa na ginagawa para sa mga tao, kinamuhin pa rin siya dahil na-expose ang mga kasalanan ng tao. Paulit-ulit na sinabi ng Panginoon dito ang tungkol sa kasalanan, kasalanan, kasalanan. E bakit ang maraming mga ngaral ngayon ay pinipili na aluin ang mga tao kaysa sa sundin at gayahin ang ating Panginoong Jesucristo? Sinabi pa, sa aklat pa rin ng John. John chapter 3 verse 20. John chapter 3 verse 20. "Anyone who does evil hates the light and will not come into the light for fear that their deeds will be exposed." Tingnan niyo po ang katotohanan ito. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito? Yun daw mga nabubuhay sa kasalanan at gustong-gusto ng masama ay kamumuhian nila ang liwanag. Ano yung liwanag na yun? Yan po ay mga salita ng Diyos. Kung ang mga ngaral mo ay hindi naliliwanagan ang kadiliman sa buhay mo, hindi yan sa Diyos. Baka kasangkapan niya ng Diablo, higit niyang iniingatan ang sasabihin ng tao kaysa sa sundin ang Diyos. Ulitin ko po yung bagay na yan. Kung ang mga ngaral mo ay hindi naliliwanagan ang mga kadiliman sa buhay mo, sasabihin ko sa iyo, yan ay lingkod ni Satanas. Inaaliw ka niyan, pinapatawa ka niyan, ginagawang ka niyan ng mga bagay na gusto mo, pero pareho kayong magbayad sa walang hanggang apoy na naglalagablab na asupre. Alam niyo, kapag ka nangaral tayo ng laban sa kasalanan, agad-agad na sinasabi ng mga tao, "You are judging. You are condemning." Ulitin ko na naman ang bagay na ito. Alam niyo, talaga namang pag nasisinaga ng kanilang mga kasalanan, sasabi nila, "You are condemning me." Alam niyo, hindi po yung condemning. Ang condemning ay yung sasabihin mo sa mga tao, wala na kayong kapag-asa, impyerno na kayo, wala na kayong magagawa. Yan ang condemning. At ang paghahayag ng katotohanan ay hindi po yan paghatol. Nililiwalagan mo lang ang kadiliman. Ano kaya't kung makakita sila ng mga preacher na katulad ni Pedro na sabi niya sa mga tagapakinig, "You crucified the author of life." Hindi kaya sila lalong nanggagalaiti? Eh kung talagang alam mo yung kasalanan ng isang tao, lalo na kung ito ay miyembro mo sa church, ay talagang dapat mong sabihin. At yun ay dapat ibilang na pag-ibig. Dahil kapag ka hindi ka kinukurek, meron niyang kapalit. Malamang ay pera ang kapalit niyan o kaya ay pagiging matapat mo sa kanya. Pero sigurado ko, pareho kayong magbabayad sa walang hanggan ng kapahamakan. Isang talata pa mula sa John, John 17:14. John 17:14. "I have given them your word and the world has hated them. For they are not of the world any more than I am not of the world." Tingnan niyo po, kapag ka ang isang mga ngaral ay galing sa Diyos at ito ay sugo ng Panginoon, ano ang daladala niya? Ang salita ng Diyos at sigurado marami ang aayaw sa kanya. Kaya ako po, hindi ako naghahanap ng marami. Sinasabi ko rito sa amin na kapag ka hindi sila mapagmahal ng katotohanan, maganda pa maganap kayo ng church niyo.
Maganda pa pumunta kayo sa church na hindi kayo nasasaling sa inyong hindi tamang gawa. Iaanhin mo naman ang mga tao na gusto ko pang isama sa pagkakasala laban sa Diyos. Mahal ko sila, yun nga lang ay mas mahal ko ang Diyos at kailangan kong ipahayag sa kanila ang katotohanan. Kaya yung mga mangangaral ng katotohanan, kamumuhian talaga kayo, lalo na sa panahong ito na nais ng tao lagi na komportable siya sa buhay at kahit sa kasalanan ay ayaw niyang pasaling. Tandaan po natin yan. Maalala ko tuloy na minsan ay naimbitahan ako doon sa Tugigaraw. Ito ay nabanggit ko na sa mga nakaraan. At ako ay nangaral doon. Sa panahon na yon ay wala kasi silang pastor at ako ang inimbitahan. Wala namang tutol yung pastor nung una. Pero noong ako ay nangaral, abay isinumbong daw ako ng mga miyembro niya sa kanya at yung pastor sa halip na sila ay pagsabihan, hindi, ako yung kinabuhian niya. Sa akin siya nagalit, ibig sabihin kakampi siya sa ganung kalalagayan. At yung mga tao na tinuturuan niya, hindi mo na talaga masaling ang kasalanan. Hindi naman yan magagalit kung hindi niya ginagawa yung aking natamaan sa mga sinasabi ko. Hindi yan magagalit. Nagagalit yan dahil pinagtatamaan siya. At ngayon, kung sasang-ayunan siya ng kanyang pastor, abay magsasama talaga sila. At ito nga, ngayong pastor na yon, aba naging politiko na. Yun pala, ganyan ang mga politikong pastor. Dahil pinaghahandaan nila ang kanilang pagpaparami ng boto. At bakit nga ba ang daming nagmamahal sa erroneous grace o sa false grace? Bakit nga ba? Sapagkat doon ay parabagang si Lord lang lahat ang may kasalanan, kanya lahat ang iyong kasalanan, maging ngayon, kahapon, bukas at magpakailanman, ipinapataw sa Panginoon. Siya pa ang may kasalanan. Alam niyo po, totoong namatay ang Panginoon para sa ating mga kasalanan. Pero pagkayan ay hindi mo pinagsisisihan, huwag mo namang ipabuhat sa Kanya kahit yung gagawin mo pa lang. Talagang ibinabato na kaagad sa Panginoon, idinadagan na kaagad sa Panginoon. Ganyan ang mga false grace, ganyan ang mga erroneous grace. At yan ay gustong-gusto ng mga tao dahil wala silang pananagutan sa Diyos. Pero yan ay pagbabayaran nila pagdating ng araw. Sapagkat sinabi nga ng Panginoon, many will say to me on that day of judgment, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, and in your name we drive out demons and did many miracles. But I will tell them plainly, away from me, you doers of sin, workers of iniquity. Itataboy sila ng Panginoon na nangangahulugan, hindi niya inaako ang kabayaran ng kasalanan ng taong ayaw magsisi at tumalikod sa kasalanan. Ulitin ko, hindi aakuin ng Panginoon ang kabayaran ng taong sinasadya niya ang pagkakasala at ipapataw sa Panginoon. Siya ang magbabayad noon sa walang hanggan. Alam niyo, sinasabi nga eh, bakit daw ang bigat kong mangaral? Alam niyo, yan ay pag-ibig. Pag-ibig yan sa mga tupa ng Panginoon. At ang totoo, hindi naman talaga mabigat. Sadya lang na hindi matanggap ng mga kambing ang mga ganyang pangangaral. At kahit naman papano, ay marami pa rin nakikinig sa akin at ako'y iniimbitahan pa rin sa mga iba't ibang lugar upang mangaral sapagkat naniniwala ako marami pa rin nagmamahal sa Diyos. Gusto nilang maliwanagan, gusto nila ng katotohanan at nagsisikap sila para sa walang hanggan. Ang ating pampito, relying on group quantity. Relying on group quantity. Ang mga false convert ay naghahanap lagi ng maraming bilang. Isa nga dyan yung sinasabi ko kanina na para sila ay makapagtago sa grupong yan. Pero ang totoo, nagkakaroon sila ng security sa maraming bilang. Ganyan ang mga relihiyon, ganyan ang mga ayaw tumalikod sa kasalanan, ganyan ang maraming tao. Akala nila kapag kamarami, yun ang totoo. Tingnan nyo ang mga relihiyon. Nagpaparamihan talaga yan. Tingnan nyo ang mga INC, ang mga miyembro ni Eli Soriano. Tingnan nyo yung mga iba't ibang kulto. Talagang number ang kanilang tinitignan. At kapag kamarami sila, nakakapagmalaki sila. Pero ano nga bang sinasabi ng Panginoon tungkol sa bagay na ito?
Maalala niyo yung sabi niya sa Mateo 13? Basahin ko sa inyo ito, ha? Mateo 13, simula 13. Ganito ang sabi niya. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only few find it. And only few find it. Pero tignan niyo ito, ituloy ko sa verse 15. Pansinin niyo ito, ha, mga kapatid. Watch out for false prophets. They come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ferocious wolves. Now, kung titingnan ninyo ano, pagkatapos magbigay ng babala ng Panginoon tungkol sa pagpasok sa mga maluwag at masikip na pintuan at pagdaan sa maluwag at malawak na daanan, ay isinunod niya tungkol sa mga bulaan. Watch out for false prophet. They come to you in sheep's clothing. Ano ang ibig sabihin niyan? Na itong mga bulaan na ito, ang inaalok ng mga yan ay malalapad na pintuan, maluluwag na daan, at sa bagay na yan ay talagang yan ang pinipili ng mga tao. Marami raw sila. Kaya doon sa mga naghahanap ng marami, tandaan niyo po ito, talagang yan ang kinagigiliwan ng mga tao. Yan ang tinitingnan ng mga tao. Sana minsan ay piliin din natin saan ba kakaunti kung hindi natin alam ang salita ng Diyos. Pero mas maganda ay alam mo ang salita ng Diyos, mas sigurado ka. Kaya lang sinasabi ng Panginoon ang bagay na ito ay sapagkat alam niya na kapag ka madali, maluwag ang daan, nagagawa ng tao ang kanyang gusto, ay talagang yan ang pipiliin ng mga tao. Ano ang ibig sabihin niyan? Sapagkat gumagamit sila ng mata dahil wala silang tunay na pananampalataya. Sa pagkakataong ito ay pag-isipan natin ito, i-evaluate natin ang ating mga sarili, lalo ka na nakapakinig ng mensaheng ito. Sana ay hindi mo na itatwa, hindi mo na dadayain ang iyong sarili, huwag ka magkunwari sapagkat ito ay sa ikabubuti mo. Ulitin ko po, i-evaluate mo ang iyong sarili, sana huwag ka nang magtatwa, huwag ka nang magkunwari, hindi mo na dadayain ang iyong sarili para sa iyong ikabubuti. Ilang araw nakaraan, nagkaroon kami ng seminar tungkol sa ang tunay na kapanganakang muli. Alam po ninyo, na-realize ng marami na may problema ang kanilang pagiging Kristiyano at umami ng ilan na sila ay hindi talaga born again. Sa araw na yon ay mahigit 10 ang nagpabautismo, yung mga iba hindi nakapagdala ng damit na bihisan kaya hindi sila nagpabautismo. Ito ang mga taong na may kinabukasan ang kanilang pananampalataya sapagkat hindi sila nagkukunwari at marunong silang umamin sa kanilang tunay na kalalagayan. May pag-asa ang isang tao na umaamin ng kanyang tunay na kalalagayan, lalo na kapag siya ay lalapit sa Diyos. Ipagpapatuloy natin ang bagay na ito sa susunod. Hanggang dito lamang sa ngayon. Magandang araw po sa bawat isa. Sumagana sa atin ang biyaya ng ating dakilang Ama. God bless.